ng Panginoon. Nagtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin, sa buong mundo'y aking aawitin. Tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay man'y naroon, daluyan ng pag-asa kung kailangan'y hinahon. Pag-ibig mong alay sa'kin noon hanggang ngayon. Dakila ka, dakila ka, dakila ka, O Diyos. Lahat ay magkawin.
punong-puno ng galit. Tipimi ang init ng araw na walang katulad. Lahat ng nasa hula ay pawang matutupad. Ang Diyos nagsasabi na siya ay sa pong mapagpalang umaga sa inyo pong lahat. Happy Sabbath ang pagbati po namin sa inyo. Ngayon po ay April 10, 2021 dito po sa Pilipinas. Of course, kasama po natin ngayong umaga ang ating pong napakasigasig na lingkod ng Panginoon, si Kuya Epi Villaruel dyan po sa Amerika. Kuya Epi, happy Sabbath po. Good morning. Happy Sabbath mga minamahal na kapatid at ka-family dito sa Hope and Love. Talagang nakakatuwa. Thank you Pastor sa ating patuloy na pagsasama-sama, paglilingkod at pagsasama sa Panginoon. Amen po. Ayan, tayo po'y natutuwa sa Kuya Epi na talagang sa kabila po ng napakaraming mga paglilingkod ay meron po siyang panahon na inilalaan na tuwing Sabado dito po sa Pilipinas ay kasama natin siya sa ating morning devotional dito po sa Hope and Love. Amen. Ngayon ay tayo po ay magpapatuloy na, tayo po ay mananalangin, pagkatapos po ang ating theme song at ang pagtalakay po sa ating napakagandang topic ngayon pong umaga, Learn to Distrust Self. Yan po ang topic na tatalakayin ng Kuya Epi mamaya po. Okay, tayo po ay manalangin mga kapatid. Dakilang Diyos, Ama naming banal, bumabati po kami, Panginoon, ng Happy Sabbath. Yayamang kayo po ang Diyos na manlalalang at nagtatag ng Sabbath na kung saan ito po ay ang inyong banal na araw na inyo pong itinangi
upang kami na inyong mga anak ay magkaroon ng kapahingahan, hindi lamang sa physical, kundi sa spiritual at sa kabuuan naming pagkatao. Ito'y pagkilala na kayo po ang the great creator and you are our redeemer. Ngayon pong umaga, Panginoon, amin pong muling inaanyayahan ang inyong banal na espiritu ang sumaamin, lalo tigit sa pangunguna po ng inyong lingkod, si Kuya Epi, sa pagtalakay po sa napakagandang topic. Kasama po namin ang aming mga masugid na mga viewers, inyo rin po silang pagpapalain. Maasa kami, Panginoon, na kaming lahat ngayong umaga ay aming pagpiestahan ang inyong mga salita. Mabusog kami upang lalo kaming maging masigla sa pananampalataya at sa paglilingkod po sa inyo habang kami po ay naghihintay sa inyong napakalapit ng pagbabalik. Maraming salamat, Panginoon. Ito po ang aking dalangin sa pangalan po ng aming Panong Hesus. Amen. Amen. For what?
Purihin ang Panginoon, mga minamahal na kapatid, dyan sa Pilipinas at kung saan dako kayo ng mundo. Salamatan natin ang Panginoon. Talagang tayo ay patuloy niya yung pinagsasama-sama. Kahit virtual ito, pero ang laging tinitingnan ng Panginoon ay yung ating budhi, yung ating spirit, yung ating layunin. So magkahiwalay tayo physically, but in the Lord, we are together in spirit and in our hearts. So, thank you, Pastor. At lahat kayo sa pangalan ng ating Love and Hope Ministry, binabati kayong lahat sa matamis na pangalan ng ating Panginoon Jesus. Ang ating devotional ngayon, hindi lang maganda, mabigat na katotohanan na dapat ating matutunang tanggapin. Sabi dito, ang pinaka-title natin, Learn to Distrust Self. So, ang statement na gusto kong ipaabot dito, total, binabasa na naman niya, nagpe-pray kayo, iulitin ko lang ito tapos magbibigay ako ng mga verses. Hindi natin tatagalan kasi may mga gawain pa tayo sa iglesia, mga obligasyon, no? Sabi dito sa second paragraph, the first thing to be learned by all, kita nyo? The first thing to be learned by all who would become workers together with Christ is the lesson of self-distrust. So yun talagang dapat natin malaman, yung paano tayo hindi magtitiwala sa sarili. Kasi yan ang pinakakalaban ng gawain ng Panginoon. And they are prepared. Pag mangyari yan, ito na. They are prepared to have imparted to them the character of Christ. This is not to be gained through education in the most scientific. Sabihin na natin, scientific, sophisticated. Kahit sabihin natin, isama na natin yung school natin. It is the fruit of wisdom that is obtained from the divine teacher alone. So, siguro nakita na natin yan sa lesson. Kaya ang isishare ko sa inyo, mga kapatid, ganito. Yung unang verse na memorize, halos memorize na natin, hindi ko muna babanggitin. Babanggitin ko muna yung foundation kung paano tayo matuto ng lesson at tanggapin ang katotohanan na hindi magtiwala sa sarili. Self-distrust. Number one, para mangyari yan, baka mamaya palagi tayong nag-i-struggle, hindi yun ang struggle natin yung hindi pagtitiwala sa sarili. Ang struggle natin kung isinuko ba natin ang ating sarili sa katotohanan ito. Ano itong katotohanan, Kuya Epi? Galatians 2:20. Yan yung foundation. I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ liveth in me. Eh, paano yan, Brother Epi? Eh, buhay pa tayo, nag-i-struggle. Oo, buhay pa tayo. Alam nyo ba yung buhay natin? It is no longer I. Hindi na ako itong nabubuhay. The life that I now live, ang buhay na aking sinasakabuhayan ngayon, ay hindi na ako. Kung hindi si Kristo na namumuhay sa akin ngayon, na nagmahal sa akin at nagbigay ng kanyang buhay para sa akin. Yan yung foundation na matuto tayo ng self-distrust. Pangalawang verse, isulat nyo ito, mga kapatid, para hindi na tayo mag-struggle. Kung, baka naman, oh. Tingnan natin, Philippians chapter 3, verse 3. Sabi ni Pablo, we are the circumcision which worship God in spirit and rejoice in Jesus Christ and have no confidence in the flesh. Sabi, no? We are the circumcision who worship God in spirit, rejoicing in Jesus Christ and have no confidence in the flesh. Baka malito tayo dito sa flesh. Anong flesh ito? Flesh ng Jollibee? Ng McDonald's? Pag sinabing flesh ito, makikita mo dyan sa verse 4 to 6, ang tinutukoy ni Pablo yung kanyang sarili. Sabi niya, just in case merong magmayabang sa inyo, mas marami akong maipagmamayabang sa inyo. Pero pagdating sa verse 6 hanggang 8, binanggit niya na kahit ano yung nangyari sa akin, itinuturing ko itong basura. Wow, matindi. Tayo yung success ministry natin, successful ministry natin, yung religion natin, kaya ba natin yung itakwil? Siyempre,
Kasi nga ang requirement tayo para maging lubusan at efektibo tayong manggagawa ng Panginoon is to have no confidence in the flesh. Self-distrust. Kaya yung sinabi ko kanina na memorize na memorize natin, madaling memorizein. Pero ang hirap kasi ang struggle ng sarili, gustong tumanggap ng puri yung sarili. Ano sabi ng Panginoon? Proverbs chapter 3 verse 5 and 6. Alam na natin yan. Trust in the Lord. Gaano natin titiwalaan ng Diyos? With all our hearts and lean not to our own understanding. In all our ways, we have to submit, we have to acknowledge Him, and He will direct our path. So trust in the Lord. Ito ngayon na trust in the Lord and have no confidence in the flesh, insulto yan sa ating ego, mga kapatid. Kasi ang dating parang wala tayong alam. Pero yan ang sinasabi ng Diyos. Tingnan niyo mga kapatid. Proverbs chapter 16 verse 2. Proverbs chapter 16 verse 2. All the ways of the man, of a man, are pure in his own eyes. Di ba insulto to sa atin? All the ways of a man are pure. Praise God. Kaya lang hindi natatapos doon. In his own eyes. But the Lord looks at the spirit. The Lord weighs what is the spirit. Yung decision, yung desire natin, yung hangarin, yung nasa loobin. Sa tingin lang natin, isa pang example mga kapatid, bago ako mag-post ng ano, para kasi hindi natin matagalan, kailangan yung diin lang na dapat natin matutunan. Si Job, isa sa mga tinitingala natin na one of the heroes of faith. Kaya lang ang problema si Job, hindi siya nakalagay sa Hall of Fame of Faith in Hebrews 11. May mga elders doon, pero specifically si Job, wala, hindi siya nabanggit doon. Pero pagdating sa experience, siyang pinakamatinding pinagdaanan. Tinan nyo, Job chapter 34 verse 5. Job, please, buksan nyo yung Bible nyo para hindi galing kay Kuya Epi. Job 34 verse 5, anong sabi niya? Sa lahat ng discussion niya ng kaibigan niya, ng ito. So mamaya ako na sa second part yung ending, ibibigay itong kwan. Pero ngayon, basahin muna natin itong Job chapter 34 verse 5. For Job had said, I am righteous. I am righteous and God hath taken away my judgment. Sabi ninyo, matuwid siya. Bakit kinuha ng Panginoon ang kanyang puri? So dyan mga kapatid, ito yung mga verses na magtuturo sa atin kung paano tayo magkaroon ng self-distrust. Mamaya ko na sabihin, bakit ayaw ng Panginoon na mag-distrust tayo sa atin mamaya sa pangalawa. Gusto ko lang ipaabot, we have been crucified with Christ, and because of this truth, dahil dito sa katotohanan ito, dito tayo matututo ng no confidence in the flesh, no confidence in self. We have to trust in the Lord with all our hearts and lean not in our own understanding. Pastor Joby? Ayan, salamat Kuya Epi sa inyo pong pagtalakay ng ating devotional ngayong umaga. Very short, very concise, pero talagang ibinuod mo po yung ating pinakang paksa ngayong umaga. Ano po? Dadako po tayo sa ating reflection. Talaga naman pong kagaya nga ng ating text sa Matthew 18 verse 4, yung pong pagiging humble na kagaya po ng isang bata ay talaga pong yan ang pinakadakila. Kasi sa ating panahon, Kuya Epi, ang gusto natin lahat tayo maging dakila. Ang kilala ko lamang pong dakila ay si Ma'am Esther Dakila at si Romy Dakila. Yan po talaga ang apelyido nila. Seriously po, talaga po namang lahat ng tao ay gusto po'y maging great. Yan man ay sa larangan ng sports, yan man ay sa larangan ng anumang mga gawain, at lalo na po pagdating sa edukasyon. Aba, gusto ng mga tao maabot. At binanggit nga po Kuya Epi dito yung edukasyon, na ang Panginoon, hindi naman niya dinidespise ang edukasyon. Gusto nga niya na tayo'y mag-aral, linangin ang ating isipan,
At kung makaabot tayo ng pinakamataas na degree, yan ay purihin ng Panginoon. Subalit po, kung yung ating edukasyon ay nagiging mas mataas na ang ating palagay sa ating sarili at tayo na ang pinakamahusay, at hindi na po tayo natuturuan, kasi ang isang likas po ng isang bata ay teachable, open-minded. Hindi naman po natin nila lahat. Subalit, very tempting po sa isang tao pag may naabot na na mataas na pinag-aralan, may ginagamit na po ang kanyang degree. At merong ilan na talagang sabihin, ay tawagin mo ako sa aking natapos, naabot, hindi ayaw nang magpatawag ng pangalan, yung common name, kundi laging may kakabit doon sa dulo na so and so. So mawalang galang na po, pero ito ang puntos ng ating devotional ngayong umaga, na hindi po doon ang tunay na dakila. Ang tunay na dakila ay yung hindi nagtitiwala sa sarili at hindi nagtitiwala sa kanyang kaalaman, kundi nananalig sa gabay ng banal na espiritu at lagi pong nagpapasakop sa Panginoon. Kaya po, napaka malaking tukso at mapanganib po kung tayo ay nagtitiwala sa ating sarili o kaya sa ating naabot na pinagkakaya. Kaya kagaya po ng mga alagad. Talaga yung mga alagad, ang pinili ng Panginoon, yung mga pangkaraniwan, bagaman may ilan din o mga nakatapos. Subalit talaga pong sa loob ng tatlo at kalahating taon, tinuruan ng Panginoon kung paano ang mga alagad ay maging mapagpakumbaba. Sapagkat sila po yung nagsisikuhan, di ba Kuya Epi? Gusto ng isa ay nasa kanan, gusto ng isa ay nasa kaliwa, kasi gusto nila ay kadikit ni Jesus. Ay, pero itinuro po ng Panginoon sa kanila na ang pagiging dakila ay hindi yung ikaw ay mataas ang naabot ng pag-aralan, hindi yung ikay magaling, kundi yung taong nagpapakumbaba, sapagkat ang sabi nga, yung nagpapakumbabay itataas. At yun namang nagtataas ng kanyang sarili ay ibababa ng Panginoon. Kaya napakaganda po, itinuturo sa atin ngayong umaga na huwag tayong magtiwala sa sarili, sapagkat si Satanas po, si Lucifer ay nagtiwala po sa kanyang sarili, sa kanyang kagandahan, sa kanyang kagapuhan, at hindi na po niya na-recognize na merong pamahalaan ng Panginoon na dapat niya pong sundin. Kaya Epi, binabalik ko po sa iyo. Okay. So, i-connect lang natin. Thank you, Pastor. Yes, napakagandang backup talaga nito na magagamit tayo ng Panginoon pag tayo ay empty at yung source ng yes. natin. Amen. Ay yung truth na ginawa ni Lord sa atin. We have been crucified. Kaya sabi dito sa ending, it is not the highest work of education that communicate knowledge merely, but to impart that vitalizing energy which is received through the contact of mind with mind and soul with soul. So mga kapatid, yung last part na gusto kong ipaabot sa inyo, ganito. Nung sinabi ni Pablo sa Romans chapter 10 verse 3, sabi niya, dinadalangin, sinasabi niya yung kanyang mga kababayan na hindi pa tumanggap kay Kristo. Romans chapter 10 verse 3, for they, being ignorant of God's righteousness and going about to establish their own righteousness, have not submitted, hindi nila pinasakop, hindi nila sinurrender yung kanilang sarili to the righteousness of God. Ngayon, babantayan natin ito mga kapatid, kasi akala natin ignorant sila na dahil mangmang. Pag binasa natin sa verse 19, parang Bible study lang ito mga kapatid, no, Pastor? Opo. Sasabihin ni Pablo dito sa verse 19, again, I ask, did Israel not understand? First, Moses says, I will make you envious by those who are not a nation. Paingitin ko kayo. Ibig sabihin, yung pagiging ignorant ng mga Hudyo nung panahon ni Pablo, panahon ni Kristo, it was not ignorant because they doesn't know. It was an ignorance of a willful, deliberate of knowledge about the righteousness of God. Yung karugtong niya sa verse 20, and Isaiah boldly says, I was found by those who did not seek me. Yun ang hindi naghanap sa kanya, natagpuan siya. Kayo pa na aking bayan na ito na yo. Kaya tinanong na Isaiah, who will listen to our report? Ang number one na kalaban ng Panginoon
yung sarili niyang bayan. Sa sobrang hindi lamang matigas yung ulo natin, masyado tayo proud sa ating sarili. Mm-hmm. So, bago ako mag-ending, Pastor. Yes, po. Laodicean Church is the last generation of Christians na matitigas ang ulo, na masyado believe sa sarili. Mm-hmm. We have everything. Pag sinabing we have everything and we need nothing, sinasabi na kaagad natin na including Jesus Christ, hindi natin kailangan. So mga kapatid, napakahalaga, mabigat, maganda. Pero mahalaga, mabigat na malaman natin na matutunan na ang ating pagtitiwala natin ay hindi sa sarili kung hindi kay Kristo mismo. At doon, by the grace of God, through the leading of the Holy Spirit, bibigyan niya tayo ngayon ng spirit na parang mga bata. Madali turuan. Kasi ang number one na kalaban ng knowledge of God is our human knowledge. Kinukumpit natin ang Panginoon. Kaya pagdating sa pagsamba, pagdating, puro tayo programming anong ways na gagawin natin para sumigla yung tao. Isa lang. Allow the Holy Spirit to do His job. Amen. So praise the Lord, mga kapatid. Learn to self-distrust by coming and knowing the leading of the Holy Spirit. Ang last part, yung nangyari sa disciples. 3 years and a half kasama nila si Jesus. Yes. Araw-araw meron silang board meeting. Ang kanilang agenda, who will be the greatest? At least nandun sila Ma'am Dakila, wala sila doon, pero by nature yun ang apelyedo nila. Pero yung karakter nila naman ay hindi naman ganun. Pero araw-araw yun, who will be the greatest? Until nakita nila yung cross at resurrection. Doon sila ginamit ng Panginoon. Self-confidence has to be crucified, mga kapatid, para magamit tayo ng Panginoon ng lubusan, makita sa atin ang Panginoon at hindi ang ating sarili. Not I, but Christ. Yan yung pinaka-formula ng gospel. Mula sa pagligtas niya sa ating pamumuhay ngayon, hanggang pagdating ni Jesus, the formula of the gospel to learn no self-confidence is not I, but Christ. Self is crucified, Christ living. He must increase, I must decrease. God bless you all. Happy Sabbath. We love you all in the name of the Lord. Thank you, Pastor. Amen. Thank you very much, Kuya Epi. Talagang napakaganda po ng inyong pagtalakay ng ating devotional ngayong umaga. At ako'y nakakatiyak na lahat po tayo nakinabang. Ang atin pong panalangin, Kuya Epi, hindi lamang natin ito napakinggan. Hindi lamang po natin ito napanood, kundi atin pong i-apply sa ating buhay. Okay? Amen. Tayo po ay patuloy. Dadako po tayo sa ating mga greetings, prayer requests, and thanksgiving. Napakarami po. Sa purihin ng Panginoon, meron tayong 97 viewers ngayon. Wow. Purihin po natin ang Panginoon. Ayan. So, atin pong binabati si Majin Ranyula Kudanin. Good morning, happy Sabbath. Noemi Padalyan, happy Sabbath po. Good morning. Angel Sofia Burgos, good morning po and happy Sabbath. Girly Pahiluses, good morning po, hope and love and happy Sabbath po. Sister-in-law ko yan. Paso. Yes po. Ayan. Sama na yun. Yes po. Happy Sabbath, Mama Girly at si Sir Jerry dyan sa Lipa. Delia Imata, happy blessed Sabbath everyone. Ganon din po si Flor Imata Nanyes, happy Sabbath everyone. Nanonood din po sa atin si Sister Marilyn Ilagan dyan sa Talaan Isday Church. So, wala po munang mga church worship ngayon, Kuya Epi. Wow. Kasi ang Quezon po ay GCQ na. At maging ang Santa Catalina, nag-message si Sir Sammy, virtual muna ngayon. Pero may mga ilang churches po na malalaki, very limited po ang pagsamba. Okay? Si May Di Castro, happy Sabbath po mga kapatid. Sa Di Castro family po, lalo sa Nanay Lydia Di Castro Marquez, kami po ay nagpapaabot ng condolence. Pakikiramay po ang Hope and Love Ministry at ang Central Quezon 2 District sa pagpanaw po ng kanilang ina, si Nanay Ilo. Yan, si edad po na halos 94 or 96 years old. So alawin po nawa kayo ng banal na espiritu. Ayan, si Kuya Ephraim, si Kuya Epi, bumati po sa atin. Happy Sabbath at good morning.
Marcel Critz, good morning, Pastor. Happy Sabbath. Pani Machitar, amen. Ma'am Des Angga Dayo, good morning. Si Annie Belonsa, Sir Annie, magandang umaga po sa lahat. Maligayang araw ng Sabbath. At ayan po, mga bumabati sa atin ng Happy Sabbath. Si Ma'am Des, Ati Shirley, good morning. Ira Rodriguez, good morning din po. Happy Sabbath. Sister Nena, Happy Sabbath. At ako nga po mamaya ay nandyan sa West Valley Church. Meron po tayong Elders Ordination at merong board meeting. Si Joseph Gonzalez, Happy Sabbath po sa lahat watching from Baler, Aurora. Aba, napakalayo. Good morning po, Happy Sabbath po sa lahat ng mga taga Baler, Aurora, lalo sa ating mga kapatiran dyan. Si Beth Opel Macasero, good morning. Si Ma'am Shoni Sarmento, kasama ni Pastor Eli. Good morning and Happy Sabbath everyone. God bless. Esmeralda Minda Quivido, good morning po Pastor at Happy Sabbath sa mga kapatid. Ayan, si Sister Ana Gonzalez, bumabati din po sa atin ng good morning dyan sa West Valley. Perla Cabizares, good morning po. At si Brother Ricky Abelio Mabalay. Pastor Juby at sa lahat ng ating mga kapatid, happy happy Sabbath. Gandang pakinggan ang mensahe ng awit ngayong umaga. Yun po yung ating theme song. Ayan, kanina, ang ating Only Jesus. Flor Delisa Sagmayaw Banite, Happy Sabbath po Pastor, Happy Sabbath din po. Ayan, bumabati ulit si Ma'am Perla ng Happy Sabbath. Melody Maniquez, Happy Sabbath po from Patahan Church. Aba, good morning dyan, Happy Sabbath sa mga taga Patahan Church. Jane Sibok, Happy Blessed Sabbath, Hope and Love. Okay, tuloy-tuloy po tayo. Si Ma'am Mabik Dael, good morning. At binabati kayo Kuya Epi ni Ma'am Girlie ng good morning. Sabi niya, good morning Kuya Epi, sabi niya. Marie Fruelda Palogmi, good morning, Happy Sabbath. Jenlat Azul Flores, Luski Neri Ramos, Happy Sabbath po. Sabi niya, Happy Pastor. Si Hello, si Kamyan, hello. Sabi niya, at si Ma'am Jocelyn Lucis Pimentel, Happy Sabbath, Pastor Juby and Big Bro. Continue to pray for Pimentel and Martino family. Di pa tapos ang flu virus. Yan, pakisama po sa panalangin si na Ma'am Jocelyn at ang Martino family. Si Mama Febi Kada, Happy Sabbath po, watching from Lukban. Yan, Happy Sabbath sa mga taga Lukban. At lalo tigit sa inyong pastor dyan, si Pastor Romel Bautista. Pearl Dilatori Paras, good morning and Happy Sabbath. At alam ko ito, si Art Luminati, ito si Pastor Art dito ng New York. Ng New York. At nakasama ko ito nung ako'y nag-speaker dyan sa kanilang church ni Pastor John Bautista. Yan, Pastor John Bautista, good morning. Yan ay ka-batchmate ko po. At yan, kasama ko yan si Art Luminate. Yan, good morning, Pastor. Happy Sabbath. Edna de la Cruz, Happy Sabbath po. Lucila, si Beda Halos, yan. Happy Sabbath po. At ito, si Ate, si Sister Marilyn Laurel. Happy Sabbath po, Pastor, sa Hope and Love family. Pakisama po sa panalangin ng aking manugang na sumakay na po sa barko. Sana po ay laging ligtas siya at pasama din po mga kapatid natin sa panalangin na naging positive sa COVID ang family Iracho. Yan, o nga po, nabalitaan ko itong mga Iracho family dyan sa panukulan. Opo, ipanalangin po natin Sister Marilyn at saka yung iyong manugang. Si Jane Gandesa, good morning, Happy Sabbath. At si Ma'am Febi, pakisama sa pray ang aking anak na si PJ, naka-quarantine na nasa San Francisco, Quezon. Marami po salamat. Ayan, good morning din kay Cesar Alhamra. Good morning, Pastor Jubet, kay Pastor Joseph Pasamba at sa lahat ng Hope and Love family. God bless sa inyong lahat. Ayos po, si Pastor Joseph, hindi pa natin nakakasama dahil po sa siya nagpapagaling. Richard de la Cruz, good morning. Polich Mercado at si Ate Lolit Obon. Binabati po kayo. Hello, Epi. Musta kay Remy? Yan, kay Ma'am. Nariyan lang sa background, pero laging sumusuporta. Si Ma'am Cathy Pablo, Happy Sabbath po. Marami muling salamat sa inyong prayers. Nawa po ay patuloy na walang manggulo sa amin. Yes po, Ma'am Cathy. We're praying for you. At alam ko po, pag nasa atin ang Panginoon, wala pong makagugulo sa inyong paaralan. Ate Bing Alinsonorin, Happy Sabbath po. At si Reggie Vargas Ibanez, good morning po and Happy Sabbath, Hope and Love. Maraming salamat po sa lahat
at pakisama ang mama ko na si Gina V. Ibanez sa kanyang kidney at pag-ihi niya ay manormal na. Thank you and God bless us po. Yes po, Sir Reggie. Nanunod din po sa atin si Rapi Baligod Orlina. Happy Sabbath. Marilo Sibilia. Good morning. Happy Sabbath. Si Ayuds. Ano ba ito? Tori. Paano kayo pinopronounce nung pangalang ito? I-U-H-J. Happy Sabbath po. Baka Joel. Ha? Baka Joel. Joel. Yan. Tori. Tori. Amen. Yan. Happy Sabbath po. Lita Raniola Ocampo. Ma'am Lita. Happy Sabbath. Richard De La Cruz. Yan. Si Edu Viges. Yan. Ako'y nahirapang mag-pronounce sa pangalan ni Ma'am. Cabalquinto Raniola. Ito yung mga kamag-anak po ito ni Ma'am Lita. Teresita Yalong. Yan. Isabat po. Si Yek Seligna. Isabat. Si Ma'am Daisy Villaverde. Good morning din po. At si Ate Shirley. Patuloy po. Pasama sa prayer si Nana Tinay Ascaraga. Sa karamdamang pinagdaranan niya ngayon, sana po gumaling na siya sa pangalan ng Panginoon. At ganun din po ako, sana patuloy nang gumaling. Salamat po. At si si Brother Jaime Rala Bravo, happy Sabbath po. At ating balikan, nalampasan ko yung isang magandang, yan ito, kay Ate Beng. Sabi po niya, totoo po Pastor, marami po ang mayabang na lalo't mataas ang pinag-aralan. Pero ang sabi nga po ng Bible, humble yourself in the sight of the Lord, and He shall lift you up. Tulungan nawa po tayo ng Panginoon kung paano tayo laging maging mapagpakumbaba. Yan, salamat, Tibing. Maraming maganda po ang inyong reflection na yan. Emma Orozco, happy Sabbath. Vivian Martos, happy Sabbath din po. At si Myla Binabay, happy Sabbath. Si Ma'am Noemi Padalyan, happy Sabbath, children of the Most High. Each of one need the death of self. So long as self is at the center, oneness cannot occur in the family, in the church, and even in the community. Napakaganda. Thank you very much, Ma'am Noemi. At hopefully po, bukas ay makasama po namin kayo sa devotional na kayo na po ang aming speaker. And God bless po, Ma'am Noemi Padalyan. Si Bessie Show, nanonood po sa atin. Si Brother Ricky, yan. Amen, ganda ng mensahe, sabi po niya. At si Sister Imelda Abugan, niya sa Santa Catalina. Happy Sabbath po. Nen Zanorski, happy Sabbath everyone. Si Joy Nantes Aton, happy Sabbath po. Good morning. At si Maribik Simpao, good morning. Happy Sabbath. At Lolit Obon. Amen. Napakaganda naman ang ibinahagi mo, Brother Epi. Every Sabbath ba ikaw ang speaker? Tinatanong po ng ating Lolit kung every Sabbath ikaw ba daw ang speaker. Yes po, yan po ay regular na speaker natin ang Kuya Epi. At paminsan-minsan po, may mga nagre-request sa ating mga pastor, so pinagbibigyan po natin na Sabado lang ang time nila. Pero regular speaker po ang Kuya Epi. At paminsan-minsan, pag wala pong ibang speaker, ay kahit po sa weekdays. Gina Alamag, happy Sabbath. Si Jenny Bilanyo, happy Sabbath po from Rojas Oriental, Mindoro. Aba, good morning, happy Sabbath dyan sa lahat ng mga taga-Rojas Oriental, Mindoro. Si Sir Sammy Luces, good morning, happy Sabbath po. Yan, good morning. Happy Sabbath, Sir Sammy. At nabasa ko po yung inyong message na wala munang church worship dahil nga po sa announcement ng Candelaria LGU. Joy Nantes Aton is watching from Albay. Yan, good morning dyan sa mga taga-Bicol. Si Sir Alhambra, salamat po sa prayer at thanks sa paggaling ng aking apo sa kanyang karamdaman at kay Juliana Bulaong Yuval sa pagsasama sa prayer. Ayan, salamat, praise the Lord po na pinagaling at salamat kay Ma'am Juliana na yan po ang kaibigan ni Sir Cesar. Kay Noemi Padalyan, prayer request po para sa sister ko Leia Vandimir na nasa Norway. Kahapon po natuloy ang pag-vaccine sa kanya. Praying na sana walang maging bad side effect. Ayan, yes po, yung mga pagbabaksin ngayon ano. Ayan ay talagang nakuha ng mga tao kung magpapaturok o hindi. Ayan, watching from Lubang, Occidental, Mindoro. Happy Sabbath po. God bless. Aba, good morning po lahat dyan sa mga taga-Lubang. Ako'y nadistino po dyan, Kuya Epi. Nang ako ay bago pang pastor. Lahat po ng mga kapatiran natin dyan sa Lubang,
sa Occidental Mindoro. Happy, happy Sabat po. Si Pede Mesa, nanood sa atin, Richard de la Cruz, at si Felicima Tunguhan. Happy Sabat, everyone watching from Mahayahay, Laguna. Wah, happy Sabat po sa mga taga-Mahayahay, Laguna. Josny Zausa, happy Sabat, Pastor. Happy Sabat din po. At si Ma'am Pearl, sabi pasama po sa prayer ang baptism mamaya po, mamaya 4 na mabibinyagan. Aba, praise the Lord na meron pong mga tumanggap sa Panginoon. Si Brother Jaime Rala Bravo, happy Sabat. Daisy Villaverde, pakisama po sa prayer, mag-focus sa pag-aaral. Si Jididea Villaverde, happy Sabat po. Yes po, focus siya sa ano. Pero ngayon po, focus muna tayo sa pagpupuri sa Panginoon dahil ngayon ay Sabat. So ipagpipray po natin si Jedidea. Yan. Si Ma'am Pearl, request din po sa pamangkin niya si Jethro, yan, sa kanyang work. Sister Wilma Ritual Daluso ng Infanta, good morning, happy Sabat. Si Malin Almira, good morning, happy Sabat. At si Brother Roy Bilonsa, elder po natin dito sa Lutukan, happy Sabat po sa lahat ng viewers ng Hope and Love. Ibalik po natin ang papuri at pasasalamat sa Panginoon at na-broadcast ang news report sa Hope Channel Philippines, ang gawain ng Lutukan Church. Yan, praise the Lord po. Amen. And thank you very much, Brother Roy Bilonsa, sa iyo pong effort. Saludo po ako. Ayan, hindi po natin itinataas ang iyong sarili, kundi pinasasalamatan natin ang Panginoon na binigyan ka ng talent na gumawa ng mga news. Yan, at iyong pinagagamit sa Panginoon ng iyong talentong yan. Benji Laguador, good morning and happy Sabat. At ganoon din si Mylene Lubugan Magpantay, good morning and happy Sabat. Ayan, babasa lang po tayo dito sa aking Facebook account, sa Juby Sarte Estrada. Si Ma'am Rachel Floralde, gumamating, good morning. Lynn Estrada, happy Sabat. Glenda D. Glucino, happy Sabat everyone. Si Analia M. Manuel, happy Sabat. Si Brother Rene at Sister Baby Sayat, yan, happy Sabat, Hope and Love, and to all viewers. Si Nanay Naning Makaraig, bumabati din po ng happy Sabat. At si Lynn Estrada, ito, kamag-anak ko po ito. Purihin po ang Panginoon, gusto ko pong magpasalamat, Pastor Juby, sa inyo din pong programa na ito dahil nakalabas na po sa ospital ang aking father-in-law. Maraming salamat po sa inyong mga prayers para sa amin. Yes po, purihin po ang Panginoon at si Lynn Estrada. At nais po nating sabihin na ito pong ating program ay instrument lamang po. Mm-hmm. Hindi po itong Hope and Love Morning Devotional ang nagpapalakas sa inyo o sa inyong panampalataya, kundi ito po ay kami mga kasangkapan lamang dito, lahat po na nag-speaker, lahat po ng kasamahan natin, kami po ay mga instrument lamang. Kung wala pong Hope and Love na broadcast, kayo po ay mag-aral din ng Bible. Ibig sabihin, mayroon din po kayong sariling meditation, devotional, at pag-aaral ng Biblia. Ito po ay mga supplement lamang, ano po, Kuya Epi. Ito ay karagdagan lamang. Ayan. Kasi huwag pong maging dahilan ito na pag walang Hope and Love, wala na rin po kayong devotional. Ayan. Si Ma'am Judy Santiago, blessed Sabbath, our beloved brothers and sisters. Ayan. Good morning, Ma'am Judy. Kamusta po kayo? At si Adelaida Malibiran, happy Sabbath from Australia. Ligaya Manuel Magluya, happy Sabbath, Pastor, ang sabi po niya. Yes po, Ate Ligaya, at ipagpipray po natin si Ate Janet Magluyan na nasa ospital at si Albert Magluyan, kapatid ni Ma'am Ligaya. Yan, kailangan po nila ng mga prayer. Jane Ituriaga, Jaisil Jane Ituriaga, good morning. Si Pastor Joey D. Ocampo ng Central Luzon. Pastor Joey, good morning, happy Sabbath. At si Glenda Glucino, ganun din. Loria Ismilio, happy Sabbath, Pastor, happy Sabbath. Gina Silanga, happy Sabbath. Good. God is good all the time, God is good. And si Ate Melody De Leon, ayan po. Happy Sabbath po, Pastor, and Brother Epi, nice message po. At si Ana Leia M. Manuel, yan. Good morning po, Pastor. Please include po sa prayer ang past recovery ng aking asawa na si Albert Manuel. Ayan, ito na nga po. Yun pala ang wife, si Ana Leia Manuel. Si Albert na nasa hospital po sa Saudi Arabia. And also for Kuya Rolando Manuel and his family na mas lalo pang palakasin ang pangangatawan kontra COVID. Thank you so much, Pastor. Yes po, Ma'am Ana Leia Manuel, isama po natin. At si
Sir Roland Pabon, ito po yung ating napakasipag at mabait na treasurer na atin pong South Central Luzon Conference. Ayan, sabi, happy Sabat po, Pastor, at sa lahat ng mga kapatid sa CQ2 o Central Quezon 2. Yes po, Tres Pabon, Sir Pabon, thank you for watching. Happy Sabat. Gina Silanga, happy Sabat po, Pastor, and Kuya Epi. Yan ang pagbati ni Ate Gina. Ruben Femi Villanueva, happy Sabat, Pastor Estrada. Aba, mga taga-dagatan, diyan po sa Taysan, Batangas, happy Sabat po, kumusta na po kayo? At sabi po ni Naning Makaraeg, thank you Pastor Estrada sa mga mensahe. Yan, welcome po. At si Adelaida, happy Sabat, binabati Sister Naning, Hedrick Raniola, happy Sabat, si Mama Liwanag Pinyamante Mercado, happy Sabat, Ate Dori, Kumbaliser, mga taga-Impanta po ito, happy Sabat, si Raisen Bilarma Pradulyada, happy Sabat. At ito po, halos huli na ito, Dori Kumbaliser, pakisama po sa prayer ang Iracho family ng panukulan sa kanilang mga pagsubok ngayon, naway pagalingin sila ng Panginoon. Yes po, Ate Dori, sama namin ang Iracho family na sila po ay naging positive yata ano po sa itong karamdaman. Okay, may mga ilan lamang pong karagdagan. Si Chel Mags, happy Sabat. At yan, bumabati po ang Kuya Epi kay Baby Chel. Yan. At si taga Mindanao yan, Pastor, sa Magkayangkang. Ah, maayong buntag, maayong buntag at maayong adlaw ng Sabado sa inyong tanan diha sa mga taga Mindanao. Dagang salamat sa inyong pagtanaw sa atong programa. Yan, God bless po. At si Ate Vigi Cueto. Ayan, atin pong napakasiglang leader ng church dyan sa Chaong. At of course, naglilingkod po dyan sa NPUC. Happy Sabat po, Ate BG, at kay Kuya Medel, sa iyong buong pamilya at sa buong taga-Chaong na ating mga kapatiran. At of course, binabati ko lahat ng mga taga-Central Quezon 2 District, ating mga kapatid at sa lahat pong manon. Kuya Epi, meron kayong gustong batiin bago tayo dumako sa napakaraming mga prayer request natin? Oo. Gusto ko lang batiin ang ating kapatid, si Rachel, baby dyan sa Magkayangkang Church, paabot ng ating mainit na greetings, happy Sabbath and love from Jesus. At ganun din dyan sa distrito niyo, Pastor, Central Quezon 2. Quezon 2, yes po. Purihin ang Panginoon na kayo ang ginagamit ni Lord ngayon sa pagsigil kapatid sa ikatatapos ng kanyang banal na gawain. Kaila Sister Imelda Bugan dyan sa Santa Catalina Norte, Kuya Sam, sa inyong lahat, sa andako man kayo ng panig ng mundo, tayo'y iisa ngayon, purihin ang Panginoon, tayo'y nagsama-sama, magpapain ang kanyang salita. Mm-hmm. Ayan, so salamat po at sa mga viewers po natin, ang iba po'y watch mode lamang. Thank you very much po. Hindi na kayo nagko-comment, hindi na nag-anuman, pero nanonood, alam po namin kayo nanonood. Maraming salamat po. At dadako na po tayo sa ating panalangin. Ilalapit natin sa Panginoon ang ating mga kahilingan at pasasalamat. Pangungunahan po tayo ng Kuya Epi. Tayo po ay manalangin. Dakila po naming Diyos, ang manaming banal, sa inyong kabutihan, biyaya, pagpapala, inyong pinagkakaloob sa bawat isa sa amin. Presensya, gabay ng banal na Espiritu. Muli naming tinataas, dinadakila ang inyong banal na pangalan sa inyong patuloy na pagbigay sa bawat isa sa amin ng katotohanan, liwanag, tinapay ng buhay, katotohanan ng inyong banal na salita. Higit sa lahat sa oras na ito, kami ay inyong muling pinaalalahanan na matutong sa iyo lamang magtiwala at hindi sa aming mga sarili. Marami na kami mga aral na mga narinig. Tulungan kami at binabalik namin ang pagpapasalamat na talagang ang presensya ng Banal na Espiritu ang siyang nangunguna. Tulungan kami magpakumbaba, magpasakop upang kaming lahat bilang inyong mga anak na namumuhay sa huling yugto ng kasaysayan ng sanlibutan ito ay magpatuloy magpakumbaba, magpasakop at makipagbahagi sa ikatatapos ng inyong banal na gawain upang kayo ay patuloy na luwalhatiin at kami bilang inyong mga anak na inyong iniligtas ay inyong susunduin at mamuhay sang maging kasama kayo magpakailanman. Sa aming mga mahal sa buhay na mga wala pa sa pananampalataya, mga kaibigan, dinadalangin namin.
higit sa lahat, ngayon pinupuri namin kayo Panginoon na merong sa ngayon lamang na nalaman namin, marami pang iba na request ng inyong anak na merong apat na kaluluwa na tatanggap, request ni Sister Pearl. Dinadalangin namin Panginoon na patuloy nyo silang gabayan, maging kamanggagawa din sa ikatatapos na inyong malalagawain. Salamat Panginoon na patuloy nyo ginagamit na may kasiglahan, kasayahan ang inyong lingkod, si Pastor Joby, sa gawain ito sa Hope and Love, at hindi lamang dito kundi sa buong district, ang buong sambahayan niya, pamilya at mga anak, mga mahal sa buhay, ay patuloy din pagpalain, gabayan ang inyong mga anak na nakikinig ngayon buong Pilipinas at kung saan man. Aming dinadalangin na sa kabila ng pandemic na ito, ang inyong patuloy na pakikisama, proteksyon, paggabay ang aming patuloy na maranasan upang ito ay maging patotoo na ang Panginoong aming pinaglilingkuran ay tunay na buhay, makapangyarihang Diyos sa kabila ng lahat ng ginagawa ng kaaway upang i-distract yung aming mga sarili. Higit sa lahat, Panginoon, salamat sa inyong pagpaalala na talagang ang aming pagtitiwala ay sa iyo lamang. Dinadalangin namin yung nanay ni Brother Reggie, si Sister Ging, sa kanyang kalagayan, sa kanyang kidney, na hipuin niyo siya ng inyong kanang kamay ng kagalingan at maging patotoo na naman ito sa inyong kapangyarihan. Ganun din si Sister Marilyn Laurel na hinihingi ang kanyang manugang sa pag-iingat. Siya ay nagbiyahe na, ang inyong patuloy na paikisama ang kanyang maranasan. Ganun din yung Martino family, dinadalangin namin ang kanilang mga pangangailangan. Kay Kay Julian Yubal, na kayo ang patuloy manguna, gumawa ng lahat ng paraan para sang-ayon sa inyong kalooban. Lahat ng inyong mga anak na may mga karamdaman, aming dinadalangin. Ganon din si Sister Cathy sa kanyang request na sana patuloy ang kanilang mga gawain doon na walang manggulo, kundi ang kapayapaan ang patuloy mangyari sa pamamagitan ng gabay at presensya ng Banal na Espiritu. Si PJ ay amin din dinadalangin, Lord. At ganoon din si Sister Tinay Ascaraga sa kanyang patuloy na paggaling. Dinadalangin ko rin ang pamangkin ni Sister Pearl, si Jethro, na siya rin ay gumaling. At si Sister Leia Vandemir, na gumaling na rin siya. Marami pa kami mga kahilingan, Panginoon. Kasama din si Brother Ronald Manuel sa kanyang kahilingan. At ganun din yung Iracho family. Marami kami mga kahilingan, Panginoon. Ngunit ito ay pinapasakop namin sa inyong kalooban, pinanghahawakan ng inyong kapangyarihan upang sa lahat ng aming pangangailangan, sa lahat ng aming mga kahinaan, kayo ang aming lakas. Sa aming pagkakulang, kayo ang aming kapunuan. Sa aming mga kalikuan, kayo ang aming katwiran. Sa aming mga kasalanan, kayo ang aming tagapagligtas. So Panginoon, sa lahat ng mga nagkaroon ng prayer request, ay aming pinapasakop sa inyo sa presensya, gabay, kapangyarihan ng Banal na Espiritu, katotohanan ng inyong banal na salita. Ang inyong mga anak na nakikinig, Luzon, Visayas, Mindanao, at sa iba pang mga lugar, ibang dako, kami ay nagkakaisa magpuri sa inyo sa araw ng Sabat na ito. Salamat na patuloy nyo kaming iniimbitahan pumasok sa inyong kapahingahan upang makilala namin kayo at tandaan namin na kayo ang aming manlalalang, kayo ang aming tagapagligtas, manunubos, mananakop, at darating na hari ng mga hari. Patuloy na pagpalain lahat ng nakikisangko, nakikibahagi ng ministering ito, at ganun din sa lahat ng inyong ministry sa iba't ibang pamamaraan, iba't ibang platform, na ang inyong dakila at banal na pangalan lamang ang maitaas, purihin, luwalhatiin, hanggang dumating ang panahon na matupad ang hula ng Revelation 18:1, na ang anghel ay bumaba galing sa langit at merong dakilang kapangyarihan, at ang buong sanlibutan ay maliwanagan ng inyong kaluwalhatian. Salamat Panginoon sa lahat ng aming kahilingan na inyong tinugon para sa pagpapuri sa inyo. Mga kaibigan, mga mahal sa buhay na kung anong kanilang kailangan ay aming din tinutugon. Meron kami mga kapatid
na mga talagang ganun na lamang ang kanilang pangailangan, mga anak na nahihirapan, yung iba walang trabaho dahil sa pangyayari. Dinadalangin niya, Panginoon, na kayo ang patuloy gumawa ng paraan na sila rin ay makasurvive, patuloy mamuhay sang-ayon pa rin sa inyong kalooban. Salamat din, Panginoon, sa mga pagsubok na aming nararanasan upang sa ikatitibay ng pananampalataya. Dinadalangin namin ang inyong lingkod, si Brother Joseph, na patuloy niyo siyang pagalingin. At tulungan din kami na magtumugon sa inyong panawagan upang aming maranasan ang inyong tunay na kapangyarihan at maging patutuo sa aming buhay. Salamat sa pagdinig sa aming panalangin, sa pagtugon sa aming panalangin, sa ngayon sa inyong kalooban. Papuri, kaluwalhatian, binabalik namin sa inyo. Ihanda ang aming mga sarili sa paglilingkod, sa pagsasamba, sa isa na namang banal na araw ng Sabat na inyong pinagkaloob, na ang tamis na pakikisama ng banal na Espiritu ang siyang aming maranasan. Sa kabila na kami ay hiwa-hiwalay, ngunit ang matamis, masarap na pakikisama ng banal na Espiritu ang siyang patuloy na gumagabay sa amin. Itong lahat ay aming hinihiling, tinanggap at pinapasalamatan sa matamis at makapangyarihang pangalan ng inyong bugtong na anak, aming tagapagligtas at mananakop na si Panginoong Jesus. Amen. Amen. Amen po. Kuya Epi, thank you very much po sa inyong pangunguna sa atin pong devotional ngayong umaga. At hopefully po sa mga susunod na Sabado ay muli namin kayong makasama. At kung sakali man na may mga emergency, alam ko pong kayo'y laging handa. Ayan. So, meron po kayong gustong i-promote pa ng mga gawain natin? Pag may chance kayo, mga kapatid, panoorin yung Radical Reconnection sa YouTube or Power of God's Grace. Medyo mahaba yung Bible study dyan kung mahilig kayo sa talagang makilala natin ang Panginoon. At ipag-pray din natin yung ministry. Hindi yung we are better than anybody else. Tayo ay isa sa mga kamanggagawa. So, purihin ang Panginoon at meron tayong greetings dito. Ipag-pray natin yung 6 years old na magdiriwang ng birthday, Pastor. Ano yes, ba ito? Po. Anak ninyo? Ito po yung anak ni Julian, ni Sister Julian. Ah, okay. Oo. So isama natin yan sa panalangin. Tapos itong mga panalangin dito na iba, isasama natin yan sa personal prayer. Yes, yung po. Personal prayer, lagi yung nahahayag publicly. Yan ang tatandaan natin, mga kapatid. Ay, Lolet, ang aking minamahal na kapatid, regards, mainit na pagmamahal sa aking minamahal na nanay, Nanay Huling. At kung nandiyan si Kuya Sam, sa mainit natin na pagmamahal din kay Nanay, Nanay Meli, sa Lutukan. Okay? So, ha? Ah, Lutukan, Santa Catalina. Kasi Nanay Meli. Alam niyo, Pastor, marami akong nanay dyan. Yes po. Kaya, mahal na mahal nila ako dahil ewan ko kung ano nandito sa akin. Talagang ang pagmamahal ko sa kanila, ipaabot mga minamahal na kapatid. Higit sa lahat mga kapatid na nakikinig ngayon, ipaabot din natin ang papuri sa Panginoon sa pagmamahal ng kanyang lingkod na ipinapakita sa atin, paglilingkod niya sa araw-araw kay Pastor Joby. Purihin natin ang Panginoon na meron tayong pastor na kagaya niya na ginagamit ng Panginoon. Iyon lang sa ngayon at marami pa tayong mga gagawin. Amen. Purihin po ang Panginoon. At of course, iyon po, ito'y pahabulan po natin mula kay Sister Julian Deliso Sardia na bumabati po ng Happy Sabbath at binabati po ang kanilang anak ni Brother Noel, si Nea, na nagdiriwang po ng kanyang ika-anim na kaarawan ngayon po. Yan. At of course, isasama din po namin kayo sa panalangin sa aming mga personal prayer. Amen. Okay? So yun po, at tayo po ay pansamantala munang magpapaalam sapagkat tayo po may mga church worship at ngayon pong umaga ako nga po ay sa West Valley Seventh-day Adventist Church. Okay? Maraming salamat Kuya Epi at kay Ma'am Remy. God bless po sa inyong ministry, mga kapatid, mga kaibigan. Panoorin niyo po ang Radical Connection. Ang ganda po, ako'y nanonood din sapagkat yung ikabod. Yun, ang ganda ng topic na yun na tinalakay. Ano po, at talaga pong ito ay lahat ng online ay ito po'y para sa Panginoon. Wala po ditong competition, kundi lahat po ito ay paglilingkod natin sa Panginoon. Okay? Maraming salamat. Purihin ng Panginoon. Happy Sabbath po, mga kapatid.
Ingat po tayo at bukas po muli ako nag-aanyaya. Meron tayong guest devotional speaker, si Ma'am Noemi Padalyan. Pag po kayong mawawala, kita-kita po tayo bukas ng umaga. God bless po sa ngalan po ni Brother Joseph at ng Hope and Love Media Ministry. Ito po si Pastor Juby pansamantalang nagpapaalam. God bless at happy Sabbath sa atin pong lahat. Believe me, it's true, my lover.